Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brothers and sisters in Islam. Today's topic is about religion stuff. So let's start. First of all, there is no Sunni and Shia in the Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. So brothers and sisters in Islam, first of all, there is no Sunni and Shia in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran 3 verse 103 surah Al-Imran, "Fa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Humawa kayo na mahigpit sa lubid ni Allah nang sama-sama at huwag kayong magkakahati-hati rito. Ayon sa Quran 4 verse 59 surah An-Nisa, "Ya ayyuhalladhina amanu atiullah wa atiur rasul." O kayong mga mananampalataya, sundin ninyo si Allah at sundin ninyo ang kanyang turuan. Sa Quran 6 verse 159 Suratul An'am, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala dito na, "Those who divided the religion and break up into sects, you cannot do anything with them. And their case rest is with Allah, and Allah will tell them what they used to do." So ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, doon sa mga naghahati-hati ng kanilang relihiyon at ginagawa ito sa maraming sekta, ay wala kayong magagawa sa kanila. At ang kanilang pagtutuos ay na kay Allah. Sabi naman ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran 30 verse 31-32 Surah Ar-Rum, sinabi niya rito na, "Always turn in repentance, be mindful, and establish your prayer, and do not be among those who committed shirk and divided their religion and break up into sects, and each every party is rejoicing in itself." So ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, lagi kayong humingi ng kapatawaran, no? Laging magbalik loob kay Allah sa pagsisisi at magkaroon kayo ng takot sa kanya or katakutan natin siya, no? At mag-alay ng pagdarasal at huwag maging kasama doon sa mga nagtatambal at naghahati-hati ng kanilang relihiyon sa maraming sekta. At ang bawat isa sa kanila ay nagagalak o nalulugod sa kanilang ginagawa. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kanina, no? Ang sabi niya sa Quran 6 verse 159 Surah Al-An'am, wala kayong magagawa sa kanila doon sa mga naghahati-hati ng relihiyon, no? Wala tayong magagawa sa Allah. At ang sabi niya sa Quran si Quran 30 verse 31-32, no, ito ngayon, sabi niya, dahil sila ay nagagalak sa kanilang ginagawa, no? Nagagalak, natutuwa sila dahil sa akala nila, tama yung kanilang ginagawa. So, sabi, tingnan natin sa mga hadith, no? Ayon sa Ibn Majah, no? Number 2992, no? Narrated by Abu Huraira, no? Radiyallahu anhu, ang sabi niya, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga Hudyo ay mahati sa 71 at ang lahat ng yun ay sa impyerno at isa lamang sa kanila ang papasok sa paraiso. At ang mga Kristiyano naman ay mahati sa 72, ang lahat ng yun ay sa impyerno at isa lamang ang papasok sa paraiso. At ang kanyang umma ay mahati ng mas marami sa bilang ng mga pinagkalooban ng kasulatan. Ito yung Kristiyano at Hudyo. So, sabi niya, mahati ang aking umma sa 73 sekta at ang lahat ng yun ay mapupunta sa apoy maliban sa isa na papasok sa paraiso. So, nang tinanong siya kung sino ang papasok sa paraiso na ito, ang sabi niya ay al-jama'a. So, ang ibig sabihin, ang al-jama'a, ito yung sama-sama o may pagkakaisa. So, ito yung sinasabi niya. Tinan naman natin sa At-Tirmidhi, hadith number 2640. No? Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Tafarraqat al-Yahudu 71 aw 72 wan nasara firkata mithla dhalika ummati ala 73 firqa." So, ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga Hudyo ay mahati sa 71 sekta at ang mga Kristiyano ay mahati sa 72 sekta at ang kanyang umma ay mahati sa 73 sekta at ang lahat ng yun ay sa apoy at isa lamang ang papasok sa paraiso, no? At Tirmidhi 2641, tinanong siya kung sino yung mga yun ang papasok sa paraiso, sinabi niya na, "Ma'ana alayhi wa ashabi." Allahu Akbar.
So sinabi niya kung saan ako at ang aking mga sahaba, ang aking mga kasamahan ay nabibilang. So ang tanong mga kapatid, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isa bang sunni? O maging ng isa sa mga kalifa niya? Unang maging isa sa mga sahaba niya noon, tumawag ba sila ng sunni sa kanilang sarili samantalang sila ang active sa paggawa ng mga sunan ng mga sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Pag tinawag natin ang ating mga sarili na sunni, wala itong ipinagkaiba sa Muhammadano. Okay? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, huwag magmalabis sa reliyon. So ibig sabihin, minsan kasi tayong mga tao, sa sobrang pagmamahal natin dun sa isang bagay, naa-attach masyado yung puso natin dun, hanggang sa tinatawag na natin yung ating mga sarili na ganun, or yung iba naman, sinasamba na nila yung mga, kung saan man sila naa-attach yung puso nila, nasasamba na nila. So katulad sa mga Kristyanismo, sa sobrang pagmamahal nila kay Jesus, pananampalataya sa kanya, ginawa na nila sa Diyos. So, parang sa atin din, sa pagmamahal sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tinawag na natin ang ating mga sariling sunni. So, hindi po natin dapat tawagin sunni ang ating mga sarili sapagkat wala namang dalil para dito na tawagin natin ating mga sariling sunni. Kung at saka hindi ang sabi ng mga sunni, sila daw ang tunay na Muslim. No? Kaya nila tinatawag ang kanilang sarili na sunni sapagkat upang maihiwalay sila doon sa mga Shia, so para malaman daw na para ma-recognize kung sino ba talaga ang totoo sa kanilang dalawa, kung sino ang totoong Muslim. So sinasabi ng mga Sunni na sila raw ay ang totoong Muslim, no? Mga kapatid, ang mga Shia, sa kanilang shahada pa lang malalaman muna na sila ay Shia. Kasi ang shahada nila ay ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna ali rasulullah. Yan po ang kanilang shahada tayo. So malalaman muna sila ay Shia na. At saka malaki yung pagkaayong pinagkaiba ng kanilang way of worship, no, sa ating mga Muslim talaga. So hindi natin kailangan tawagin ang ating mga sarili na sunni sapagkat hindi naman lahat ng tumatawag na sunni sa kanilang sarili ay nakasusunod sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So ang totoong pagiging Muslim mga kapatid ay nasa puso. Kahit matawagin mo pang sarili mo kung ano-ano diyan, kung ang mga gawain mo naman ay hindi tanggap sa Diyos, no, paano ka magiging isang Muslim? Ang isang Muslim po ay nasa puso, no? Ang pagiging isang Muslim ay nasa puso. Wala po yan sa katawagan. So, hindi natin kailangan tawagin ang ating mga sarili na sunni upang matawag lamang tayo na tunay na Muslim. So, sinasabi ko po ito, no, kasi merong taong nagsabi sa akin na kailangan ko raw tawagin ang sarili kong sunni dahil sa panahon ngayon, wala na raw yung salitang Muslim. Allahu Akbar. Ang mga propeta, walang kinalaman sa sunni. Dapat nating tandaan na ipinagpatuloy lamang ng ating huling propeta ang sinimulang relihiyon ng mga naunang propeta katulad ni Propeta Moises, Propeta Abraham, no? Propeta. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran 42 verse 13 suratul Shura, Shara'a lakum minad dini wama wasabihi Nuha wama awhayna ilayka, no, alalaong baga kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wama wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wala tatafarraqu fi. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nilinaw ni Allah para sa inyo bilang bahagi ng inyong reliyon ang anumang itinagubilin niya kay Noah at ang anumang isiniwalat niya sa iyo kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang anumang itinagubilin niya kay Abraham, kay Moises at kay Jesus na naguutos. Pangalagaan ninyo ang inyong reliyon at huwag kayong magkakahati-hati rito. Allahu Akbar. So mga kapatid, ngayon sabihin ninyo, ano ang kinalaman ng mga naunang propeta dyan sa sunni? Sa Quran 23, no, verse 51 to 52, no, Suratul Mu'minun, sinabi rito ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na, O mga sugo, kumain kayo mula sa mabubuting bagay, no, at taibat. At tunay na ito ay ang inyong kalipunan, nag-iisang kalipunan. So malinaw na malinaw po na kailangan tayo ay mag-stick lamang sa katawagang Muslim. Hindi natin pwedeng, huwag natin tawagin ang ating mga sarili na Sunni o Shia kasi huwag na tayong makihalo dyan sa sikta na yan. Totoong na-predict na nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam na magkakaroon ng sikta eh. Dapat nga na-control eh kasi na-predict na. Pero talagang hindi natin yan mapipigilan kasi ano talaga siya, no, parang prophecy.
no? Pero kung ikaw, wais ka, no? Napredict na kasi yan. So, dapat alam mo kung saan mo ilulugar ang sarili mo. So, yung iba talaga, talagang obsessed sila dyan. No? Ang sabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam na, sa Sunan Abu Dawud, no? Hadith number 4579, sinabi niya, there will be some people, no? There will be an image some people in my ummah who will be dominated by these desires, just as rabies dominates its patient. So, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may mga taong mula sa kanyang pamayanan na magiging obsessed, no, sa desire na to, no? Alam mo kung anong ginamit niya example? Rabies, no? Just as rabies infect, no, the every vein of human's body. Alam mo yun, ganun sila ka-obsessed. Kaya kanina sinabi sa Quran 4 verse 100, sa Quran 6 verse 159 na wala kayong magagawa sa kanila, no, doon sa mga naghati-hati ng reliyon. Ayon naman sa Quran 30 verse 31 to 32, sinabi dito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang bawat isa sa mga gumagawa nito ay nagagalak at natutuwa dahil sa akala nila ito ay okay lang at tama ang kanilang ginagawa, no? Kaya pagdating dito sa hadith na to, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang pagka-obsessed nila dito, no, sa desire na to ay parang rabies. Alam mo yung rabies, mabilis kumalat sa katawan, di ba? Tapos makapit talaga siya. So, parang ganun yung pagka-obsessed nila. Kaya talaga namang wala tayong magagawa sa kanila. Hindi natin sila mapipigilan dahil sila ay nagagalak. So, dahil ang pagka-obsessed nila, parang rabies, no? So, yun ang ginamit na example ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa Quran 5 verse 111, Suratul Ma'idah, at ito ay mababasa rin sa At-Tadmuriyah, page 109 to 110, ng ang mga hawariyun o yung mga disipulo ni Jesus ay nagsabi na, we believe and bear witness that we are Muslims. So, sila ay mga Muslim. Ayon naman sa Quran 2 verse 131, Suratul Baqara, no, ng si Abraham, no, sumakanyang kapayapaan, no, ang sabi ni Allah sa kanya, magpasakop ka. At ang sabi ni Abraham, ako ay nagpapasakop sa Panginoon ng lahat ng nilalang. So, ibig sabihin, I am one of Muslims. Ayon naman sa Quran 10 verse 84, Surah Yunus, no? Nang si Moises, no, sumakanya ang kapayapaan, nang siya ay nagsabi sa kanyang pamayanan, o aking pamayanan, kung kayo ay magsisampalataya kay Allah, ay manalig kayo sa kanya kung kayo ay magiging mga Muslim. At sa Quran 10, no, verse 72, no, nang si Nuh alayhi salam, nagsabi siya sa kanyang pamayanan, no, sabi niya, kung kayo ay magsipagtalikod, no, sa mga aral, ay wala akong hinihinging kabayaran sa inyo, kundi na kay Allah, at inutusan niya ako na maging kabilang sa mga Muslim. So, Muslim, Muslim, Muslim. Wala po ditong Shia o Sunni na nakasulat sa Quran. At sa Quran 3 verse 54, mababasa rito na si Jesus, sumakanyang kapayapaan, ay Muslim. Sa Quran 3 verse 67, si Prophet Abraham alayhi salam ay Muslim. Sa Quran 3 verse 64, mababasa rito na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Muslim. At sa Quran 41 verse 33, Suratul Fussilat, no, sinabi rito na, sino pa ba ang pinakamahusay sa pananalita kung hindi sa kanya na nagsasabing katotohanan ako ay isa sa mga Muslim. So, Muslim, Muslim, Muslim. Wala pong ibang binibigas sa Quran dito, no? Kundi purong Muslim. Assalamu alaikum. My name is Aditya Mashel Kar and I work for Dubai First. We are a finance company. I have a very simple one-line question. What and why is the difference between Sunni Muslims and Shia Muslims? Walaikum assalam, brother Aditya. May peace be on you too. MashaAllah, speaking Arabic, salam means may peace be on you. Islam is a religion of peace. He has the question, basic question, what is the difference between Sunni and Shia Muslim? Correct? Yes. Brother, there is no Sunni and Shia in the Quran. Read the Quran, there is no Sunni Shia in the Quran. Quran says in Surah Al-Imran chapter 3 verse 103, وَاتَسِيمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold to the rope of Allah strongly and be not divided. You have to follow Allah
and his Rasul. Follow the Quran and the authentic Hadith. Shiaism came later on because of political differences. It has nothing to do with Islam. In Islam, there's no sect. Quran says in Surah An'am, chapter 6, verse 159, if anyone makes sects in the religion of Islam, O Prophet, have nothing to do with him. Allah will look after his affairs. There are many verses in the Quran which say making sect in the religion of Islam is prohibited. There is no sect. All these are because of political differences that came. But in Islam, there's nothing like Shia Sunni. There's only Muslim. Muslim is a person who submits his will to God. So in that case, which belief is more correct, Shia or Sunni? The belief which believes in the Quran and the Sahih Hadith is correct. The belief. The person who believes in the teachings of Quran and the Sahih Hadith is correct. The moment you ask questions, if he gives reference from the Quran, he's correct. If he says, my Sheikh said this, my Sheikh said that, my Imam said this. If the saying of the Imam match with the Quran, we match with it. Quran says in Surah Nisa, chapter 4, verse 59, Ati Allah, Ati Rasul, obey Allah and obey the messengers, and those who have been given the power of Amr, of commandment. But the verse does not stop there, it continues. But if the people of knowledge differ, go back to Allah and his Rasul. If two scholars say two different things, check up which scholar matches with Quran and Sahih Hadith. The one who follows this Quran, Sahih Hadith, is on the straight path, is a true Muslim, the other is not. But in reality, brothers and sisters, very shortly and very succinctly, you know, we should follow what the Prophet sallallahu alaihi wasallam said in this regard, which is authentically narrated from him, and it's also something that reflects the generality of what is in the Quran, that clearly mentions the prohibition of us splitting into sects and into groups. And the prohibitions in the Quran about that are very strong. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, cling to my sunnah and the sunnah of the Khulafa ar-Rashideen and bite it with your teeth and beware of the new things in the religion. So this is what we should do. We should follow the Quran as is explained by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or else we will give any interpretation we like to the Quran. No, we need to understand the Quran the way the Prophet explained it. And who are the best people who understood the Prophet? The people who lived with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They saw the Prophet pray. They were with sallallahu alaihi wasallam, the Prophet, when he fasted, when he made Hajj. So when he lived the Quran and they saw that, so they are the ones who really understood what was meant best. And so the best of them were the Khulafa ar-Rashideen, meaning Abu Bakr and Umar and Uthman and Ali, first of all, but all of the companions, especially those of knowledge, like Abdullah ibn Abbas, okay, and Abu Huraira and Abdullah ibn Mas'ud. And, you know, these are some of the scholars from amongst the Sahaba. So if we look to their guidance, if we look to their understanding, this is more likely that we are going to find the right understanding of Islam. Okay? And that's really what we should try to emphasize on. And if we all did that, then I'm not saying there will not be any differences. You know? Of course there will be differences. You know? What is important is to understand the difference. What is important is to understand the differences that are permissible, and there are some differences that are permissible and there are some that are not. There are some differences that are a product of permissible interpretations and there are others that are not. That is really important to understand the difference between those two things. Yeah. Ating maunan, mga nanti dito at sa mga nanonood nito. Ako po, at ang lahat ng nanti dito, kami po ay unang-una hindi po kami Shia, pangalawa hindi po kami Sunni, kami po ay mga Muslim. Kami po ay nagkakaisa dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala. At mga mahal kong kapatid, huwag po tayong sasama sa anumang kaguluhan ng mga ito. Tayo po dapat ay nagkakaisa. Hinihiling ko po ang inyong puso at damdamin na tayo po ay mayakap sa Islam, hindi dahil sa gusto natin ng tikmaan, gusto natin ng kaguluhan, gusto natin kumanti. Hindi po, wala po yan sa five pillars of Islam.
Yan lamang po ang lagi nating pangahawakan, mga mahal kong kapatid. Tandaan po natin, sa hinaba-haba po ng pag-uusap dito, isa lang ang aming hiling sa inyo, pangalagaan natin ang UMA. Pagka sinabi po natin pangalagaan ng UMA, huwag po tayo mag-away-away. Dahil pag tayo ay nag-away-away, dyan na po tayo matataas. Who's Prophet Muhammad never said he was Sunni. He gave us the Sunnah. He never said he was Shia. But through his daughter Fatima, he had Hussein and Hassan. Come on! He never said he was Hanafi, Sufi. That's your stuff. Be what he was. He was a Muslim. He submitted his will to do the will of God. Be what Jesus was. Jesus never said, I'm a Christian. Not one time. He never called his disciples Christians. Did you know that? They were called Christians at Antioch by the enemies of Jesus. Jesus said, not my will, but thy will be done. He submitted his will to do the will of God. Come on. So let us do that. Stop all this division and let's come together as a...